Morning, everyone. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Sunday morning in the Philippines. Dito ay Saturday evening. Ako ay na-late dahil nakatulog. Sorry sa mga naghintay. Sino mga nandito, shout out sa inyong lahat. Late si Tita Bits. Nakatulog kasi Saturday. Relax lang, nagpahinga. So, ayan, ang aking nagpahinga is real. So, ano yung music natin dito? Sino mga nandito? Shout out sa yung ha? Sorry mga kapatid dahil ako ay wala pa akong kaalam dyan. Sino mga nandito? Sis Evelyn. Late ka na, Lia. Lisa. Ako ang na-late. Thank you, Lord. Bless Sunday dyan sa inyo. Kumusta kayo? Ako ang late dahil nakatulog ako. Dahil Saturday. Saturday is real. So, nakatulog ako mga kapatid. Eko, oy, late na pala ako. Thank you, Jesus. Kumusta kayo dyan? O, dito naman tayo sa peaceful na lugar. Nagre-relax lang. Sino mga nandito? Shout out sa inyong lahat. Tingnan natin ang mga nandito. Shout out. Shout out. Palid. Dali lang ha, mga kapatid. Na, meron akong kapitbahay dyan na ano. Dyan na lang. Ano nangyari dito? What is this? Na mainit na naman dito. Kanina medyo malamig. Ngayon mainit na naman. Ang aking likod ay mainit. Mainit sa kaping mainit. Ano na? Kumusta na kayo dyan? Pasensya na kayo ha. At ako ay nakatulog. Okay? Ba't di ako makapasok dito sa YouTube nito? What is going on? Ano nangyari sa'yo dyan? Safari. Your iPhone. iPhone. Cellular. So, wala akong... Kayo ba ay... Bakit wala ako dito? Bakit wala akong... System Siri? Wi-Fi message. YouTube dito pala. Sino nandito? Rakishi! Shout out sa'yo dyan. Ano nangyari sa'yo?
Ba't wala ka sa ating laro? Saan ka pumunta? Sino yung mga nandito? Kumusta ang inyong mga pagising dyan, mga kapatid? Maayos ba ang inyong mga pagising? Ang gising-gising. Gising natin. Ang gising niyo dyan ay maayos ba? Oh, ang ganda ng panahon dito. Praise the Lord. Thank you, Lord, sa ganda ng panahon dito, mga kapatid. Ang sabi dyan sa ating thumbnail, put on the full armor of God. Hallelujah. Yan dyan ang full armor of God, the belt of truth. Kung ano yung katotohanan, kailangan ibakos natin yun. The breastplate of righteousness. So itong breastplate na ito, ito yung ating pananggalang para kung merong mga palaso ang kaaway ng Diyos, yung mga kasinungalingan. Tandaan natin na ang demonyo ay liar. Siya ay mapagkunwari at siya ay liar, mga kapatid, no? Kaya kailangan natin ang ating breastplate of righteousness. Okay? So tapos dito tayo sa the shield of faith. So yung breastplate of righteousness, andito yan sa ating dibdib, no? Tinatago ang ating puso. Dahil tandaan natin na ang ating puso ay mapaglinlang. So, doon lang, diba, nandun yung sa Biblia na deceitful ang ating mga puso. So, hindi natin yun dapat na yun ang sundin. Kundi ang sundin natin ay ang sinasabi sa salita ng Diyos, mga kapatid. Yan dito ang the shield of faith. So, yung the shield of faith. Yan dito ang the shield. Alam, mayroon pa akong iko-iko dyan. The shield of faith, mga kapatid, na kung saan sinasabi dyan, ito yung ating covering natin ba na hindi tayo ma sa mga panluloko at mga panlang ng kaaway ng Diyos ay hindi tayo ma basta-bastang ma-influensya ba, mga kapatid? Hindi tayo basta-bastang ma-influensya. No? Oo, andito ang helmet of salvation. So, yung helmet of salvation, yun yung ilagay natin sa ating mga ulo. Bakit? Kasi ang utak natin, ang ating isipan, yun ang unang-unang sinisira ng kaaway ng Diyos. Kaya dapat na meron tayong helmet of salvation. So, yung ating salvation, yun ang ating itabon sa ating mga paa o sa ating mga ulo para sa ganoon ay walang masabi ang kaaway ng Diyos. Hindi niya masabing kung ano-ano dahil sabihin sa sarili mo na ako ay ligtas na. I am the righteousness of God in Christ Jesus. No? So, ligtas tayo nang dahil sa ginawang sakripisyo ni Panginoon Jesus. Kaya ano man yung mga panlilinlang at panluloko ng demonyo sa atin ay hindi natin paniniwalaan yun. Ayan. At ang the gospel of peace, kaya dadalhin natin ang kapayapaan, ang great commission, yung ibahagi natin ang kaligtasan, mga kapatid, sa buong sanlibutan. Upang ang lahat ay makakilala kay Panginoon Jesus. So, ayan ang armor of God. So, kumusta kayo dyan? So, nag-ano yan si Sis Leah, nagpa-alarm. Kaya lang ako naman ang na-late, Sis Leah. Pasensya na, Sis Leah, ha? Nakatulog ako, Sis Leah. Ang sarap ng ano lang eh, ng pahinga lang ba. Nagsabado, pahinga. Linis-linis sa bahay. Yan, labas-labas ng kaunti, kain. Pumunta kami doon sa Food City, seafood market eh. Pumunta ulit kami doon kanina, kaya hindi ako nakapag-live. Kasi yun, bumili kami ng yun na namang aming mga siupaw, yung mga ganyan ba.
Bumili na naman ako ng kamuti. Bumili na naman ako ng ano ba yun? Ng kamuti. Ng bulanghoy, kasaba. Sino mga nandito? Be, sabihin nyo. Late ka na. Oh. Basta, hindi pa yan late. Basta bukas pag come in para sayang naman yung 10 pesos. Oh, very good, Chinette. Shout out dyan. Katim Jesus Abigail. Thank you sa aming, ano? Thank you sa armor na lagi namin suotin. Amen, Sis Abigail. Dapat yung armor ay ating palaging susuotin. Yan ang ating lugar dito, no? Ang ganda, no? So, magkuha tayo ng mga video sa lugar na ito habang nandito pa tayo. Dahil maaring tayo ay alis na tayo dito para the Lord willing, anong plano niya, no? Para sa kanyang ministry, mga kapatid. So ayan, so ang ganda ng sky, oh, ang linaw ng tubig dito. Ay. Ayan. Yes, sarap dito magkape sa umaga. Nagluluto, wala na mati. Very good. Si Jisami. At ikaw ay nagluluto habang ikaw ay namati. Very good. So no, very good, very good. So magluto tayo habang nakikinig tayo sa isa't isa at tayo ay mag-fellowship. Thank you, Lord Jesus. Bagong umaga na naman. Asa na yung ating music dito? The music. May music ako yung kahapon ba? Maganda yun eh. Gusto ko yun. Ano yung music na yun? Yung ating kanta. Nirecord ko yun dito. Ay, hindi pala yun doon. Hindi pala yun dito saan. Dito yata yun sa... Saan ko ba yan i-record? So, kayo ba magsisimba? So, mamayang gabi ay meron tayong Bible study, no? The Lord willing, mga kapatid. So, tuloy na naman tayo sa Bible study at mayroon tayong sagutin na prayer request. Kaya, mag-invite kayo. Sino man yung mga nangangailangan ng tulong, mga kapatid, maaring kayo ang gagamitin ng Diyos upang sila ay masagot ang kanilang mga dasal. Ayan. So, maaring kayo mismo. Okay, maaring iba naman. Diba? God is good all the time. And all the time. God is good all the time. Ah, wala dito pala yung music. The music. Oras sa Bible study, alas 7 ng gabi. Sis Rina, ang oras ng Bible study ay alas 7 ng gabi. Shout out sa iyo, Jen. Brother Erickson, good morning. Blessed Sunday. Brother Sigmar, oh, ngayon lang yun sila nagising. Rapit na alas 7 dyan. Janice. Oh, maligo. Hindi pwede maligo dito, Sis Janice. Bawal. Oh, nandyan si Sharon. Late nga si Sharon. Ngayon lang dumating si Sharon. So, salamat sa Diyos. Kayo ay nagising na sa araw na ito. Hindi, sino-sino pang mga nandito, magsabi kayo ng pinalingke. O, asika, so ka lang dyan, Sis Leah. Shout out dyan sa iyo, sa iyong kay Brother Domingo at sa inyong mga anak na dalawa at sa iyong bunso. Shout out sa inyong lahat. Eh, dito lang ako kasi sa Riwa ang hangin. Kanina pa kami nagising ng 5 o'clock. Wow! Nagising ka ng 5 o'clock, Brother Erickson. Ayan, Sis Lunisa. Nagising na kayo. Alas ano pa lang. O, diba? Ganyan ang buhay. O,
Dito muna tayo sa ganda ng lugar dito. Diyan, kunan natin ang view. Yan ang ating lugar dito, mga kapatid. Ganyan lang. Lagyan natin ng ring. Okay, diba? Oh, diba? Nice ang view. The view. Sinong mga ano dito? Shout out, shout out. Ah, may trabahante. Kahit Sunday pala, sis Rina, may trabahante ka. Hindi ko nagtatrabaho kahit Sunday. Ang Sunday ay Sunday. Nagtatrabaho sila kahit Sunday. Minsan ganyan ang buhay. No? Kahit Sunday. So, ayan. Wala tayo magawa. Well, Sunday is Sunday. Pahinga sana yung Sunday, mga kapatid. Wala tayong pahinga dyan. Basta present. Pag naka-live pa at makapasok pa kayo, present yan. Diba? So, ilan kayo dito? Tingnan nga natin. Isulat ko nga yung mga nandito. Yung mga nandito, magsabi ng thank you, Jesus. So, ngayon ay 440 na dyan, no? 440 na ba? Dapat ang nilagay ko. 440 na nga. 414. Okay. 440 na. Thank you, Lord. 440 na. Ganda ng view pa rin. Salamat sa Diyos. Dito ay 6 o'clock na dito. Katulog. Wow, praise the Lord. Nakatulog ng mahambing ang kanyang husband. Nag-morning devotion. Very good. May sino mga nandito? May i-shout, isulat ko na si Rakeshi. Oh, hapon pa rin, Jumar. Saturday afternoon, alas 6 sa hapon. Early evening, pero tingnan mo kahit spring naman, apadong naman sa tag-summer dere. Wala o, pas ang alas 6, hayag pa, kaingon ka o sayo pa ba? Kayong kag mga alas 2 pa lang. Alas 2, bang alas 6, eh, alas 6 naman sa hapon karon. Alas 6 na dere. Maon yung tanawag mo ng adlaw sa alas 6. Ang itsura sa alas 6. Ube, sino yung mga nandito? Rakeshi. Rakeshi. Janice. Pag hindi pa kayo nabanggit, mag-thank you Lord pa kayo. Ha? Mag-thank you Lord pa kayo. Oh, hayag pa, Jumar. Brother Jumar. Matagal ako nakatulog kagabi dahil after our live, ay nireplay ko pa yung live natin. At ay, grabe talaga. Dos na ako nakatulog dahil tawang-tawa pa rin ako. Nag-i-enjoy pa rin ako doon sa replay. Ay, naku, Lord. Ang saya-saya doon sa ano sa live natin. Sino ba yun na? Si Sandy. Sandy. Brother Sandy. Nandito na si Janice, si Leah. Gising, 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 mga kapatid. At magpuri sa ating Panginoong Jesus. Dahil panibagong umaga na naman. Chloe. Oh, what's that? Perfect kayo. Oh, may 70 pesos naman kayo para pang-loan. Daddy mo na ano, butan yung announcement. Ayun, mag-check muna ako ng attendance. Si Angeline, Angeline. Pag hindi ko pa kayo nailista ha, mag-thank you Lord pa kayo dyan. Janet, okay, Janet. Janet Sigmar. Sigmar. Doreen. Doreen. Yan na si Lisa. Tapos na. Si Erickson. Si Brother Erickson. Si
si Abigail, tapos na si Sharon. Sino pang nandito? Thank you Lord kayo dyan mga kapatid. Yan si Doreen, si Janice, tapos na. Serena, mag-thank you Lord ka dyan si Serena. Thank you Lord. O, tapos na lahat. Sino pang wala dyan? Ah, dito, si Juma. Ito na lahat. Rina, Rakishi, Rakishi, Janice, Lisa, Sandy, Lia, Abigail, Chloe, Angeline, Jeanette, Sigmar, Doreen, Erickson, Sharon, Rina, Jomar. Ulyo na ba? Ah, si Jisami. Sino pa? Ay, hello, Sis Lilisa. So, yun na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ay, si Sis Evelyn. Sis Evelyn. Yan. So, yun na yun. Nung wala pa dyan. Vera, Keshe, Janice, Lisa, Sandy, Lia, Abigail, Chloe, Angeline, Jeanette, Sigmar, Doreen, Erickson, Sharon, Rina, Juma, Jisami, Leonisa, Evelyn. Meron pa bang hindi ako nailista dyan? Si Evelyn. Nasulat ko na. So lahat na kayo dyan ay nailista ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 15, 16, 17, 18. So, 18 kayo nandito. Nalista na kayo dyan. So, meron na kayong 20 pesos kahapon at ngayon. Asa na yung iba? Mag-shout out tayo dyan sa iba. Asa na yung iba? So, magsisimba pa kayo ngayon? Yun yung ating announcement sa ating Bible study na simula mamayang gabi, the Lord willing, mayroon tayong prayer request na sasagutin. No, na itaas natin sa Panginoon as the Holy Spirit leads na yun ay masasagot. So, ang gagawin natin para pag nag-love kasi kayo doon at nagsabi kayo ng amen, I agree, ibig sabihin nun, you stand in the gap. So, yung kasama kayo doon sa kanyang pag-pray na in God's time, no, sasagutin ng Panginoon yung pangangailangan niya kung ano man yun. So, ano man yun. At kung ano lang yung maitulong natin from the Lord through Team Jesus, no, na masasagot siya mga kapatid. Wow, daming pinalingki ang asawa ni Sis Leah. Praise the Lord. Kami rin ay namalingki doon sa seafood. At nakabili ako doon ng langke. Langke, langke is real. So, langka. Kain ako ng langka. Okay? So, ayan mga kapatid. So, ang gagawin natin, visible ka Evelyn. Ang gagawin natin mga kapatid ay maaring mag-invite kayo ng inyong friends sa Bible study, o kaya maaring kayo rin, o kayo ay may prayer request sa isang tao. Ito ay para sa isang kapitbahay ko, o sa nanay ko, o tatay ko, ganyan. Tapos, kailangan niya ng ganun. So, sabayan ninyo ako mga kapatid na ipag-pray ang provision ng ating Panginoong Jesus. So, mayroon kayong tatlong pipili kayo ng tatlo. So, i-replay ninyo ang ating Bible study at mag-comment kayo dyan. Kagaya nang ginagawa ko ba, nag-replay ako, tapos nag-comment ako ng very good, Sis Leah, very good, mga ganyan. So, kayo, mag-comment kayo at kung pipili kayo doon ng tatlo sa mga prayer request na yun, at yung prayer request na yun, ay lagyan nyo ng comment. So, pag sabihin nyo, amen, in Jesus' name. In Jesus' name, amen. So, tatlong pipiliin nyo. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. So, tatlo yun.
So bibilangin natin yung inyong mga votes na pinili ninyo na you agree na ito ay necessary, ito ay priority, ito ay urgent na kailangan siyang tulungan, at ipagdasal natin yun. No? So kung sino man yung may pinakamaraming votes doon, yun ang ating bigyan ng pansin at ating ipagdasal. Hingin natin sa ating Panginoong Hesus ang kanyang provision. Kung kaluuban niya na tayo ay gagamitin, ay tulungan natin kung sino man yun, at maaaring ang tulong natin sa kanya ay mag-range from 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. Depende sa ano ang provision, no? Ang leading ng Holy Spirit ba, mga kapatid, kung ano ang leading. Kasi siya man ang mas nakakaalam ng lahat. Siya nakakaalam ng lahat. So, hindi man natin alam yung na, Leonisa, wala, mangutang sa asyag bugas. Asa ka mangutang o bugas, Leonisa? Ayan na, paglutog bigas, paglungag, pag tanom di hag kamuti si Nisa, kay arong kamuti na lungagon. Ako, kamuti, akong gilungag, bulang huy. Nagpalit ko ng mga kamuti, $2, isa ka pound, $2, o, oh, upat na kabuok, o nombra kabuok. Sa uban na ni, no? Sumangutang kong bugas si Sisnisa. Yes, Sis Rina, lami ng kamuti o bulanghoy. No, so lami na siya. Maunay akong pagkaon. Lami na kamuti o bulanghoy. Manlong agali ko karon ng kamuti. Kaya nga akong di-order dito sa seafood kay kuan man. Grilled pusit ang akong di-order. Ito, Tito Brian, kay pork na kuan. Na adaw si Sis Leonisa diya sa tindahan sa iyahang ugangan. Mayon ta na Sis Nisa, og maghimo unta mo diha og ang inyong mapagkwartahan ba, kay kamo na awan mo sa balay, maghimo mo og inyong kwartahan, pagkwartahan ninyo unta. Kay aron nga makuan mo ba, malambo unta mo ba na inyong ang income generating project ba? Yung kanyang kamuti. Doon na at ba may mga lugar? Kana man ang isuod man ang gulog sudlanan. Na mga plastic good. Unsay mga recycled na pwede, lata o ban pa. Pwede ra man na Sis Nisa. Itanom na inyong kamuti. Anong kamuti? O tanom sa paso man na. Pwede naman na siya. Kaya araw na. Dili sa tanang. Dili gyud ninyo paliton ang tanan ninyong mga kinahanglan nun. Kaya kas kay kwarta na. Ano ang iyong prayer request, Sis Lisa? Doon sa DNG, nakita ko yun eh. May mga prayer request doon sa DNG. Pero tinaas ko yun sa Panginoon. Wala pa man siyang sinasabing sagutin. Doon sa DNG, may mga prayer request doon sa DNG eh. Makadiskarte pa ang tanong. So magtanim kayo dyan ng mga kamuti. Sayuti. Ako, oh, may apat akong sayuti na tinanim. Malaki na siya. Doon ko lang yan ilagay sa terrace, oh, para mag-aano siya. Doon siya magkatay-katay sa terrace. Para. Oh, diba? Para sa ganoon, mga kapatid, eh. Meron kayo dyan na income generating ba? Kasi pag yung sahod lang ang baang ano ang inyong aantayin, hindi yan magsapat sa inyo kung marami na kayo, di ba? Nga nakautang na si Linisa ang 2 kilo bugas. Pwede man lang mangutang basta kayo mabayad lang si Nisa. Si Abby pala ang na-prayer grante doon sa ano, sa DNG.
very good, Sis Evelyn. Keep niya ang kanyang, ano, ang sahod ng kanyang husband. Oh, kaya magtanim kayo dyan. Yeah, it's not yet the right time. Bakit kailangan mo nang mag-lab test, Sis Lisa? Gawin ninyong specific ang inyong mga prayer request. Kung magkano ang kailangan, ganyan-ganyan. Yan bang realistic ba na ano itong kailangan, ganyan, para ma-estimate na rin natin. Kasi, di ba, ang sabi ng Panginoon, present your petition, your request to Him. So, i-present natin yung ating mga prayer request sa Kanya at gawin nating specific. Kaya alam niyo yung ginagawa ko sa bawat buwan, yung tinatanong ko yung si Tito Brian kung magkano ang bayarin niya sa kanyang credit cards, magkano ang bayarin namin sa tubig, sa ilaw, sa internet, sa fax, sa yun man yun ng tubig, ilaw, mga bills ba, internet, fax, ang kanyang credit cards, magkano bayarin niya, tapos alam ko naman ang bayarin sa bahay, ang bayarin sa sasakyan, ang dalawa, kay Mercy, kay ano, kay Baby Rub, yun nung, tapos yung akin naman, bayarin ko sa aking credit cards, ganyan. So, nililista ko lahat yan sa bawat buwan. At pag kami ay nagpe-prayer devotion, ay tinataas namin yun. Lord, salamat po, Lord. Ito po ang aming mga pangangailangan, Lord. Ikaw po ang magbibigay higit-higit pa. Sobra pa sa aming mga pangangailangan kasi Ikaw ang aming God, our Great Shepherd. So, ito po, kailangan namin ng ganitong alaga sa tubig, pambayad na ngayong bukas or sunod na linggo. So, kailangan namin to. Alam mo, makikita mo ba yung, wow, God is faithful talaga. Magugulat ka na lang ba na, wow, nabayaran na namin to. Oh, nakabayad na kami sa sasakyan. Oh, thank you, Lord Jesus. Nakabayad na kami sa bahay. Nakabayad na kami sa mga ganitong pangangailangan. Praise the Lord. O, ganun ba? Yes. Kaya kailangan isulat ninyo yung inyong mga pangangailangan. Yun bang mayroong logbook kayo ba? Oh. Si Sharon, ikaw Sharon, mag-open ka na lang og load, Sharon, kay magpapaload naman tayo, Sharon, every week. Mayroon na tayong load, paload every week, Sharon. Odi, mabuti na yan. O kaya, mangutang sila ng load sa'yo. Kasi sabi na, pautangin mo ako ng load yan, Sharon. At saka nabayaran pag mag-release na ng mga pagpapala. O diba? Di, ayun na, Sharon, may business ka na dyan, Sharon. Maka-speechless kaayo ang unexpected blessings. So, yun ang gagawin natin, mga kapatid. Isulat ninyo yung mga pangangailangan ninyo. So, lahat na kayo nailista ko na dito. Yung mga pangangailangan ninyo, isulat ninyo dyan. Isulat nyo yan sa notebook. Lagyan nyo ng date. Ito ang kailangan ko nito, Lord. Kasi, alam mo, pag naniniwala kayo, mga kapatid, magugulat ka talaga how the Lord answer your prayers. Nuna, how the Lord answer your prayer ba? Magugulat ka talaga na ito yung paraan ng Panginoon. Lord, kailangan po namin, Lord. Kailangan po namin ito sa bahay, Lord. Kailangan po namin itong ganito, ganyan. God is so good. Sa buwan ng Marso, January, no? Buwan ng February, buwan ng January, nakaraos. Thank you, Lord. Nakaraos yung mga babayarin. Nakapagbahagi pa tayo ng mga pagpapala ng Panginoon. Buwan ng Pebrero, Lord, salamat po, Lord. Ang laki ng pinagpapala ng Panginoon dyan sa ating mga kating Jesus. Tapos, puntang March, Panginoon, salamat na paraos po.
Ngayon naman, April, oh, di ba? Inaharap natin yung mga bayari natin, yung mga pangangailangan natin. Yung ako, halimbawa, yung mga pangangailangan doon ng mga bata. So, may mga pinaaaral kami doon. Ang isa ay tapos na si Kuya JB. Ano naman to si Kuya? Civil engineer naman to. Mayroon na naman, mayroon pa tayong apat na pinaaaral dyan. Lima pala kasama yung si, yung baby, si Chris Gary. Ayan. So, lima pinapaaral natin dyan. Sinusuputahan ng ating Panginoon Jesus. Bawat, si, bawat linggo yung pinapadala natin dyan sa kanina. Bawat linggo. So, yung kanilang mga weekly allowances, pagkain nila, mga bayarin nila dyan. Sa Pilipinas, ang mga projects nila, mga tuition fees nila. So, ganun ang major namin na, alibawa ako, ang sahod ko ay talagang doon yan napupunta sa pangailangan ng mga bata. Kasi tito, si Tito Bryant man dito nagbabayad ng mga bills namin. Yung provision ng Panginoon ba sa pamamagitan niya. So, yun man ang binabayad natin. So, yun yung to God be the glory na the Lord provided. No, hindi lang para sa sarili natin, kundi sa ating mga pamilya at sa sino pa mga nangarila. Amen, Sis Abigail. Sis Rina May, Maros, maniwala ka. Ipagdasal mo yung, kung yan ang iyong prayer request, ipagdasal natin yan kahit na wala man yung financial na kailangan. May himala ang Panginoon. Maniwala ka sa Kanya. May himala siyang gagawin sa iyo. Kung naniniwala ka sa Kanyang, sa Kanyang kapangyarihan. I-declare natin. Yes, Sunday, mauna ka na. Magkusot pa siya. Sige, magkusot na kayo dyan. Ako din, tita. Loader ako ng Alni. Ano yan, Al Network? Ano yan, Sis Evelyn? O, nagpa-load si, si Lisa. So, may load na pala to si Sharon. 100 na. May interest pala yan siya. Yes, amen, Sis Jeanette. Sis Leah. Oh, loader. Loader Sharon. Oh, anong sis meron ka? May bayad man baya sa GCash, tita. May bayad sa GCash. Bakit sinama mo ba yun sa ating expenses siya? May charge pala pag load. Paano yung sa GCash siya? Nagpapadala ka man dyan. Hindi ba yan magbayad siya? All network pala yan. Ganun pala yan. So nakakaano naman kayo, Sis Evelyn? Nakaka-profit naman kayo dyan. Ito, mabuti yun. Kahit kakaunti, importante gumagalaw. Sa cash, wala man charge. Ano yun sa cash? Mahal na kasi pag nag-load sa GCash. Tita, may charge na hindi katulad dati. Ano yan, Lisa? Hindi ka maintindihan yan. Abi? Pag send money, wala bayad, tita. Pero pag load po, pag nag-send ka ng pera, walang bayad. Pero pag nagpa-load ka, yun ay may bayad.
na interest. Pag mag-exceed. Okay. Pag load pala may charge. Kasi doon yan, doon lang yan sila kumikita dahil sa load kasi. Diba? Yung ako, pumunta ako dyan sa Pilipinas. Nagpa-load ako ng 300. Para makatawag. Telepono. Kasi dito, yung akong cellphone, pag inactivate ko ng international, ang bayad noon ay $10 per day. $10 per day ang bayad. Kaya, hindi ko inactivate yung aking international na line. Kasi magbabayad ng $10 eh. So, off ko yung aking data. So, hindi siya nagagamit. Kaya, yung mga bata, sila yung pinapahiram nila ako ng cellphone nila. Para makatawag, ganyan, ng internet din. $10 per day. Kung dyan ako sa Pilipinas, tapos ginagamit ko yung aking cellphone, yung data ko ba, dito ba, sa Amerika, $10 ang ano niyan per day. O, nangyari, nung umuwi ako, si Tito Brian, nag-alarm sa kanya ang Verizon. Diba, 15 days ako dyan sa Pilipinas, nag-alarm, nag-heads up sa kanya ang Verizon. Do you approve? Ang ginawa naman niya, in-approve naman niya. Eh di, kahit hindi ako nag-gumagamit kasi inop ko nga yung data ko, binawasan kami ng ano, $110 man. So, 15 days ay, ano siya, $150. Tinugulat kami, bakit lumaki itong bill natin? Dapat ang bill namin is $150 lang per month sa telepono. Mga data namin ba? Ngayon, sabi niya, I do not know. I think I forgot that I said okay to prompting na I will use international. Oh, Lord. So, tinawagan namin. But we did not use that international. I did not use your data. Buti na lang. Ayun. Hindi talaga kami pinaano. Hindi exempted. Pero at least 50%. So, $150, $75 ang pinabayad sa amin, dagdag. Doon sa international line na yun, na hindi ko naman nagamit. Sa'yo nabibili dyan. Lisa, dapat mag-load ka, pero bak maubos din yung load mo, Lisa, at ikaw lang makaubos. At utangin. Nawala ang kanyang SIM. So, mag-ano kayo dyan ng mga negosyo? Anong gusto ng negosyo? Kahit nakakaunti lang ba, mga maaari sigurong 2,500 ang budget ang simula ng inyong negosyo. Di ba? 2,000. Una yun man paggamit. Hala. Kaya maubos din, no? So yung, magkano pala ang ano dyan, ang makapag-umpisa ng load dyan? Pero baka naman, yun na nga, maubos din yung loan na kayo rin ang makaubos. Malakas pala ang load mo dyan eh.
Ano na nangyari dyan, Sis Lisa? Dapat gumagbag-negosyo ka. Kaya nga, anong mga negosyo pwede niyong gawin dyan? Makapag-umpisa kayo. Di ba pwedeng magtinda-tinda dyan, magloto ng mani, magloto ng pagkain, maruya, mga barbecue, mga ganyan ba? Hindi rin pwede magloto dyan, baka utangin din ng mga kaibigan niyo. Ah, nagpainit ng tubig si Rakishi. So, 7:31 na dyan. Wala si Inday Christie karon. Kadalasan, kay Sis Jisami, ako nagpapaload. Oh, may loader pa yung si Jisami? Ang 100. Oh, ang 100. So, may 10 pesos dagdag. Ayan, Sis Evelyn. Oh, very good, Sis Evelyn. Magaling kang magnegosyo, Sis Evelyn, ha? Kinig ka lang dyan. Maguyop-uyop. So, ano nang nangyari dyan sa inyong abuhan, Sis Liz, Sis Yunisa? May nangyari ba? Hindi na ko nakuha ang update dyan. Answered prayer man yun. Ano nangyari? Ano na ba ninyo yun? Naayos na ninyo? Ano ang magkano pala ang puhunan diyan sa iyong load, Sis Lisa? Magloto tita, akin tita plano magpautang bulad ng ganisa. Na magpautang, di mo pautang, Sis Gisa. Uy, kay kung magpautang patay ta ana, basta utang gali ay nag-alakad ko dito pero nakapundo kay gahubakon ako bata sa aso. Mauna imo anak bakon sa aso. Sis Doreen. Kaya nga kung may laman ang loader. Wala pa napanday. Ano naman wala pa napanday si Brother Sigmar na lang papanday yun, di ha? Wow! Ang 300 ni Evelyn ay naging 3,000 na. Praise the Lord! Hayaan na lang, Sis Lia, kung hindi ka na mag-income kasi dalawa lang naman mga anak niyo. Kaya na yan ni Brother Domingo kasi dalawa lang anak niyo. Ito oh, sila, ito yung sila oh, ano, yun bang ang mga kita ba nilang mga husband nila ay yung hindi, bensan ay hindi ba permanente ba? So, kailangan nila ng tulong, oh, diba? Yan, mga bat. Hi! Yung aking neighbor na nag-ano siya, nagbuting-buting siya. Ayan, dito tayo nag-usap-usap lang. Siya, hi! Yan, magnegosyo kayo. Ang sama ng TPC, kay Gamayra ang discount. Paano ka magtatrabaho, Jisame? Eh, may mga maliliit ka mang baby?
Need na og abag kay gapang dako po na ang baobao. Unsa man ang baobao, sis Doreen? Maon na lagi na Janice. Kana lagi di lagi na maayo ang pautang lagi. Maayo pa nang di lagi na maayo ang pautang, mana ako di kuno in business ng pautang-utang eh. Kay useless nang mga pautang kay kita ra yung makonsumisyon anong utang. Try cab. Try sikad. Yan ba yung tricycad? Sige lang Sharon, pamina, magsimba na mo karon. Oh, may pay pa lang 100. Pwede na yun, makakatulong na yun sa inyo. Ano nga naman ka maka-income, Lisa? Eh, sino naman, Leah? Eh, sino naman ang mag-iingat sa baby mo? Mag-aalaga eh. Kailangan man yan. Lagain man yan. Pwede ka niyan mag-in, mag-business. Diyan lang mismo sa ano mo. Diyan na lang mismo sa lugar mo. Mag-business kayo. Kasi yung iyong bunso, alagain man yan. Hindi mo pwede yan mag-isa. Nagaya ni Sis Maria Rowena, oh. Nag-aano, nag-gumagawa ng mga ano niya. O, tingnan mo si Evelyn, oh. Ang kanyang 5 tag 300, pag naubos yan, 150 ka na, oh. Buti Evelyn at hindi naman nauutang yung ano, yung iyong loob. Kasi pag nauutang, ay wala talaga yung pintong utang. Yan si Sharon nung dati yan. Nagpapautang ba yan si Sharon ng mga ano, yung mga lechon ba yung siyan? Yung mga nag-iihaw sila ng mga karne. Tapos ayan na, oy pamayad na yung taon mo. Yan, nagtulong mo sa kanya si Leah. Mag-budget ka dyan, huwag kang bumili na kung ano-ano. Besides, meron ka naman dito mga love gifts sa mga laro natin, sa asaan pa man. Yun ang ibigay mo. Tsaka magtanim-tanim ka dyan ng mga gulay. Para sa ganoon, yun ang anihin mo, mga gulay. O, diba? O, may sahod ang asawa niya ng 500. O, di, i-save mo dyan. Oo nga, yung inyong mga love gift sana ay inyong i-save yun para yun ang maging negosyo ninyo. Yan, Sis Rakishi, o, pag-utang, hindi maiikot yung inyong business. Mas maganda, wala utang. Oh. Wala talagang utang. O, diba? Yung love gift ni Sis Leah, o, nagagamit na niya para matulungan yung kanyang nanay. O, diba? Praise the Lord. O, malaki na yung mga anak mo, Sis Evelyn. Dalawa lang. Hala, sino maraming anak dyan? Si Leah. O, si Sis Lisa, o, maraming anak. Kailangan niya ng magbigosyo dyan para matulungan si Brother Santi. Na, so Rina. Utang na po ka diha, Rina. Unya, taas ang tubo. Magbayad, ana. Igor po na ibayad ang inyong kuan. Ang sudan.
pamalit mo diyan mga gulay, kalabasa, sayuti. May palit, bumili nga ako ng talong, ng string beans, ng paliya. Magluluto ako ng ano, magluluto ako ng pinakbit na mayroong bagoong. Ayan. Oh, nandito sis, may ruina, nakahabol. Alasiti na, sis, may ruina. Ilista kita dito. Sis, asan na si Christy? Hindi, wala si Christy? Christy! Pasok ka dito, Christy, kasi sayang ang load. Wala dito si Christy? Hala, ang dami niyo pala, sis Lunisa. Kulang yung sahod ni Brother Sigmar dyan na ano. Tapos babukunan pa yan ng pamasahin niya. Bawasan pa yan ng kanyang tax. O, di ba? Ayan, yan si Sis Akeshi. Nagtinda ng mga soft drinks. Pero tapos, pwede utang-utang. Hala, masarap mag-utang. O, pag-utang. Pero pagbayad na, likay-likay na subayad sa utang. Kaya nalugi. Nalugi si Sakishi. Kaya yung ating live kahapon ay nireplay ko, ay nako, nag-i-enjoy din ako, nagtawa, tumatawa pa rin ako at tumatawa pa rin ako nag-isa. Kaya nga, nasaan si Christy? Negosyo. Pag inutang yung negosyo na yan, patay. Kaya, walang utang. Ang utang, pa-utang ka lang doon sa mga trusted. Pero kung hindi, ay nako, never mind. Kasi ikaw lang din yung mag-aano dyan. Ikaw lang din yung ma-ano dyan, mga kapatid. Sira. Okay, so ano na tayo? Anong oras na tayo? 6:43 na. Yan o, si Sis Mariwina, ang love gift niya, binibili niya ng mga kainong paunti-unti. O, diba? Yan ang ano ninyo, make a way at huwag na kayong mag-anak ng mag-anak kasi ang hirap ng buhay. Kawawa yung mga bata eh, kawawa yung mga bata eh. Lalala ko dati kami, ang hirap ng buhay talaga. Marami kami eh, balo kami. Ay, ang hirap ng buhay. Walang ulam, walang toothbrush, walang toothpaste kasi walang pambili. Ano ba? So, ang aming toothbrush ay asin. Tumibay naman ang aming ngipin na walang toothbrush, toothpaste, asin. So, yun. Ang aming toothbrush, asin, mga kapatid. Salamat sa Diyos at yung aking ano, yung aking lobat na siya. Lobat na ko, mga kapatid. Eh. So I have to go, kay lobat na siya. Salamat sa Diyos at saka yung nanay ko ay maasikaso at saka masipag. Kaya tanim ng tanim. Lahat may maraming tanim. Kaya yung mga gulay, ulam, mga gulay, sariwang, talong, okra. O nakakatulong yun sa aming mga pangangailangan. O, diba? Asin. Puro bigay lang. Okay, God bless sa ating lahat at kita-kita tayo mamayang gabi dyan sa Pilipinas. Alas 7 ng gabi, ako dito ay alas 6 ng umaga ng Linggo. So maraming salamat sa inyong pag-join. Meron na tayong 59 minutes and 36 seconds. So God bless sa ating lahat. Mag-off na ako dahil lobat na ang aking cellphone. 20% na ang kanyang remaining, mga kapatid.
kapatid. So, 20%. No? Kaya, na Rina, wala pa kayong anak. Lisod, nahirapan nga kayo, nawala pa kayong anak. Paano kung marami kayong anak o may mga anak na kayo? Kawawa naman yung ano, kawawa naman yung mga bata. Hindi naman nila kasalanan yun na nagkaganon ang sitwasyon nila. Kaya kayo na mga magulang kayo, be responsible parents. Huwag kayong mag-control ka sa mga sarili ninyo. Dahil iisipin ninyo, that is for the good of your children. Diba? Mm. So, God bless sa ating lahat. At Jesus loves us. Okay, God bless sa ating lahat. Bye-bye na. Signing off na ako kasi lobat na siya, mga kapatid. Babu. God bless everyone.